how did it feel when you met your dad at 21? Dito ko lang yata nakwento ng sobrang detalyado. Oh, yeah. Pero it's really, really... So without you telling... Sabi ko, hindi ako iyak. She was 3 months old. Nag-separate ways kami, but... Grabe na itong problema. Anong gagawin ko? Mami, may kinampain ako. Chuck Mata yung pangalan. So can you say na talagang ang malaking factor na nakapagbigay sa'yo ng lakas, mm-hmm. going through whatever you went through when you're younger, mm-hmm. and even present, was mm-hmm. being close to God? Yes. Hello everyone. Welcome to Capturing Hearts. I'm so excited today because we have with us a multi-awarded movie actress of Philippine cinema. And let's all welcome, please, Miss Aramina. Hello! Thank you for having me here. Nininervous ako eh kasi capturing. Ano? Capturing? Hearts, yeah. Hearts. Parang kinakabahan ako. Parang ma-capture mo yung mga hearts nila, Ana. Yes, we will capture their hearts. I'm sure you'll capture their hearts with your story. Yes. And you were actually one of the most requested yun sa mga comments. Oh, wow. Yes. Thank you. So, Ara, please tell us, what have you been doing lately? Ano yung mga pinagkakabalan mo? Lately, ano ako eh, what is this word? Yung favorite kong word, aligaga. 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 Bukod kasi sa ating work, yes. Natapos yung probinsyano, so I do some guestings. Wala pa akong regular show ngayon, but under negotiation na sa bagong show this last quarter of the year, and may under negotiation din na movie, and I'm doing some business. And syempre, we all know the business of Ara. Pwede ko bang pakita muna sandali? Dito. Okay. Yung okay. Yung Ara Colors. She just brought this for me today, everyone. Sobrang that's nice cosmetic. Na makeup. So, bukas gagamitin ko na to. Thank you. And of course, and Hazelberry. Hazelberry, the bake shop, cafe, restaurant. Ayan, that's Oreo cheese. How many branches you have? Now, 6. 6 branches. So, then I just opened a French Japanese cuisine and events place in Tagaytay na Subo. So hindi lang siya talaga multi-awarded actress kundi businesswoman. Yung Evergreen by Ara, and then yung Ara Secret na beauty products. Yes. It's 11 years na. That, ano lang siya, online lang. Wow, I'm so happy for you. Thank you. Thank you. Yes. Siyempre being a wife. A wife and a mother. Yes. Lalo na grade 2 na yung daughter ko. Yeah, she's so pretty. Your madaming assignment. So talagang hands-on ka sa anak mo, pati sa mga assignment niya. So syempre, di ba? Pag na wala akong work, talagang I see to it na mag-help ako. Pero meron siyang meron nag-guidance sa kanya when I'm at work. Yes. Pero syempre iba pa rin yung yung minsan naglalambi yung anak mo. Ma, can you help me with this? Can you help me with that? Ganun. So parang nababalance mo naman siya na being a mom, na parang working mom. Mm-mm, nababalance naman. So how was your journey, Ara, settling down now that you found your forever love? You had a beautiful wedding and with a handsome husband and handsome husband. medyo, syempre, still adjusting kahit na kami, 1 year na. 1 year na pala na married, kayo. Yes, na nakaka 1 year pa lang. Kasi medyo matagal akong single and very independent. And first time ko lang din kinasal. So, it's different talaga pag single ka, sa pag may asawa na. Kasi every decision, everything na gawin mo, kailangan may consent sa husband mo. So, hindi yung pwedeng, kasi may times pa rin na, uy, nakakalimutan mo may husband ka. Sorry. Tama. Sorry naman. Yung ganon, parang hindi mo naman sinasadya. Kasi nasanay ako mag-decide sa sarili ko through this entire life na kumbaga, ngayon, pag nag-decide din ako sa mga projects na kukunin ko, I consider him. Tatanungin ko muna siya
bago ko umuo. Hindi yung dati kasi ako lang, one na kayo eh, partner na kayo, yes, and everything. Yes. Siyempre. Kasi I need to consider him kung okay ba sa kanya. May kissing scene man o wala. Pero ang number one rule, no kissing scene. Of course, no kissing scene anymore. So, wala na talaga. Yeah, yung mga ganun. So, how did your life look like before settling down, before ka nag-asawa? How can you compare yung ngayon na may bahay ka na, I mean, mag-asawa na kayo and everything? Very independent talaga ako nung ano eh. Nung single ka pa? Nung single ako. Yung tipong... Ngayon, pag may asawa na, talagang dapat, paano ko ba explain? May intindihan ako ng mga career-oriented na mga babae. Tapos biglang nagka-asawa. Medyo talagang, it's a big adjustment. Mm-hmm. Lalo na pag may mga business. Kasi, good thing lang naman sa husband ko, he supports my business, but... hindi naman siya nakikialam. Pero somehow, di ba, medyo may mga advice din siya. Yes. Yung ganun, so nadadagdagan din yung knowledge mo. Mm-hmm. So, parang you learn from him rin. Siyempre, yes, from his experience also. Yes, parang... kasi he's a businessman. Oo. So, ano siya, very, let's say siya very analytical na ano. Uh-oh. Ako, very, ano ko, what do you call this, yung go lang ako ng go. Yeah. Parang whatever you feel, or kasi yes, emotional tayo mga babae, di ba? Yes, true. So whatever you sense. So it's nice to have a balance na may kasama kang nag-a-advise sa'yo ng more logical decisions. Yeah, yeah. Oo. Kaya siguro maganda rin yung ano, yung may ganung part. It's a nice tandem din. Magiging stronger lalo yung ano mo, yung kunwari if you have a business, may inputs, and it's from your husband, diba? Yeah, and I'm sure he'll also feel good kasi sabi nga nila, diba, men want to be parang admired. Yeah. And yeah, talagang parang it's a big thing for them na makikinig ka sa kanila. Mm-mm-mm. Tapos nirerespeto mo sila. Yes, oo. Ganun. So it's mas sweet siya sa akin eh. Yes. Kesa mas sweet ako sa kanya. Hindi naman dahil hindi ako sweet, pero siguro mas higit lang yung pagka-sweetness niya than me. And di ang cute. Sana all. Yun lang yung napansin ko. Yeah. Oo. Yun. Yeah. Yung magyaya pa, date naman tayo. Oh. Kasi diba usually babae, date naman tayo. Pero siya yung nagyaya, date naman tayo. At saka healthy talaga yan naman, mag-date, kahit na mag-asawa pa rin, mag-asawa na kayo, mm-mm, you should still parang nililigawan ka pa rin, or parang mag-date pa rin kayo. He's like that, diba? Until para now. Para to keep the spark, di ba? Yeah, so, Ara, can you compare yung mga, let's say, I don't want to talk about, hindi naman to chismis, ano, at least capturing hearts, but how would you compare like yung former relationships mo to, of course, now? Lahat naman kasi, ano, kumbaga may kanya-kanyang edge, or what they call this, may good or bad. Siguro nung time na yung sa mga past relationship ko, hindi pa ako ganun ka-mature, or even the guy also, hindi pa ganun ka-mature. As you grow older, mas ano eh, nagiging mature ka. Tapos kung ano yung pagkakamali mo from your past relationship, itatama mo sa next one. So hanggang pa-better ka ng pa-better. Yes, you learn as you go along. Yes, you learn. You become a better person. Kaya nga sabi ko, feeling ko, ready na ako pag nag-asawa na ako. Pero, hindi pa pala ganun ka-ready. I guess no one is perfect and no one's all that ready. But at least, di ba, parang... Because mas maganda ka, meron ka ng experience or medyo mas mature ka na mentally. Pero diba? through my experience, it's a big, ano na talaga, big step na rin na marami na akong natutunan from my past relationship. Yes. Kasi before, nung bagets-bagets pa ako, mga teens pa ako, pag nagagalit ako, ganun ako. Diba, ganun tayo noon eh. Diba? Yeah. Pero ngayon, pag nagagalit, silent is ano... Alam na niya. Pag silent ka, alam na pag niya. Pag silent alam ka na. Alam na ni Dave. Alam na. Wala ka nang naririnig. Yeah. Nako. Yun na. Yes. Kasi pag bata, iba. Na parang mas bunganga or yes. Oo. And of course,
sa career, I mean, parang, how can you, what can you say about your showbiz career? We all know you're a businesswoman. Parang, I mean, your career before when you were young to now, tas nag-ang probinsyano ka for 2 years. Two years and a half. And you have upcoming projects. But, so how can you, what can you say about yung comparison ng career mo nung araw to ngayon? Well, ngayon, mas laid back. Unlike before na talagang wala akong tulog. Uh-huh. As in, walang tulog. Tapos na tayo dun sa... That's the time na you were actually the calendar girl of Tanduay in 2019. Yes. And you were... 2000, year 2000. Nabansagan ka ng millennium goddess of the Philippines. Yeah. So yun, sunod-sunod din ang movies ko noon, year 2000, 2002, that's, I did Mano Po, 2003, Fantastic, parang sunod-sunod na festival. That's where I won my first Best Actress, yes, so. Nung 2002. Mm-hmm. Then 2003, Manila Film Festival, nung meron pang Manila Film Festival, Huling Birhen sa Lupa. Mm-hmm. Basta ang daming movies akong ginawa that year na sunod-sunod. Sa isang taon, parang tatlong pelikula, ganun. Yes. Ngayon, iba na ang trend eh. Streaming na lang, o tsaka online na lang. Kasi nga, online diba, na lang. Lalo pa nag-pandemic ngayon. So. Yes, wala pang social media noon. Oo, so, ang mga pagpo-promote natin sa tabloid, sa mga TV guesting, mga Star Talk, mga ano pa ba, Showbiz Linggo. mga ang dami-daming guesting. Yun. So, sobra ngayon, iba na. So, Ahar, let's go a bit personal. Oh, point. Hala. Hala, huwag ka matatakot. Hala. Hindi to chismis show. Ara, when you were being labeled by certain people, with things na alam mo sa heart mo na hindi totoo, na hindi ikaw yun. Mm-hmm. How do you feel that they make up lies and all this? How that time, how would you feel about those? Syempre, ma-hurt ka. It's normal. Kasi you're human. Hindi ko naman kailangan sinasabing medyo super strong ako, but inaano ko, nagdadasal ako. I pray. I always pray. Hindi ako lagi nakakapag-service or umaate ng mass. But every day, lagi ko siyang kinakausap. So can you say na talagang ang malaking factor na nakapagbigay sa iyo ng lakas, mm-hmm, going through whatever you went through when you're younger, mm-hmm, and even present, was, mm-hmm, being close to God? Yes. Minsan kasi may mga tao na actually sila yon, pero dinadivert nila. Ah, okay. Ano bang tawag doon sa in psychology? Hindi naman reverse psychology eh. Parang they project. Projection. Projection. Pinaproject mo. Kung ano nasa'yo, galit sila sa'yo, mm-mm, may sasabihin sila sa'yo, pero actually sila yon. Kasi, di ba parang wala silang reason na parang magalit sa'yo or magsalita na pa. Yeah. Pero pinaproject nila kung anong nasa sa loob nila na sila yon. Iba-iba kasi ang mga pinaghuhugutan eh. So, yes, it depends. Pero whatever you like to say about me, it's you, it's... Wala na ako. Hands off. Kumbaga, I don't need to prove myself to you. Iyan ang nasa utak mo. And that's it. Kumbaga, parang, kung ganyan mo ako i-judge, so be it. Ayun. Pero... Kahit malinis eh. Kahit malinis, it's not good to talk. For yeah, me, it's not good to say anything actually, bad about anyone. Kahit malinis ka pa o hindi. Parang sa akin, ah. Hindi. Better nga na, wag na lang ano, dapat pagdasal mo na lang. Kung, tama. Diba? Pagdasal mo na lang. Kasi... Ako, naniniwala naman ako, if I did something wrong, mananagot ako sa Diyos. Hindi naman sila. Hindi sa kanila. Tama. So, sa Diyos ako matatakot. Between you and God. Yes. Hindi ako, ano dito ah, I'm not preaching or anything, but eto kasi ako eh, naniniwala ako kay God. Yes. Yun, hindi ako tatagal sa showbiz industry. And sa yung mga heartaches na pinagdaanan ko sa love life, it's by the grace of God. Yes. Yun. Talaga guidance ni Lord. No? That's really yeah, what kept you grounded. Kasi nagdadasal ako, I came from a broken family. Yeah. I didn't expect na mamimit ko yung biological dad ko at the age of 21 years old, mm-hmm, by myself. Mm-hmm. So how did that feel, Ara, talking about that? I mean, we all know, everybody knows that you're, mm-hmm, from a political clan. I mean, your father is...
Former congressman. Former congressman, Chuck Mata. Mm-hmm. And how did it feel when you met your dad at 21? Grabe. Iba pala yung luksyo ng dugo. Ikaw ba nahanap sa kanya? Yes. As in, talagang, paano mo okay, nagamit? Okay, this is the kwento. I don't know. I think nakwento ko na to before, but long, long time ago. Hindi naman siya nakukwento lagi. Nung nasa Dad's Entertainment ako, I think 15 years old ako, you know Robert Ortega? Yes. Okay, he was running for councilor that time. Mm-hmm. So, ka-member ko siya sa Friday group. Mm-hmm. Kasi from Tuesday group, lumipat akong Friday. So, syempre, tumatakbo siya ng councilor. Kami mga Friday group, kasi parang siya yung leader namin doon eh. Uy, campaign nyo naman ako. O, ara, ganyan. Tapos meron pang iba akong kasama. May ano kami, parang mga mini rally, ganyan. So, umattend ako ng one of his rally with his party. And that night, ang party niya is, ang mayor niya, I didn't know, yun nga, lolo ko. Yeah. And the vice mayor is Charito Planas. Mm-hmm. And the one who's running for Congress is my dad. Mm-hmm. So, sa lahat ng mga nakaupo doon na politicians, di ba, syempre, the usual... Hindi pa alam noon. Well, yeah. So, sa lahat ng politician na nakaupo doon, syempre, pag artista ka, kukuha ka ng mga politician eh, para kantahan. Yes. So, ang kinuha ko, my dad. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Pero siya alam niya. Hindi rin. Hindi pa rin niya alam. Yeah. Hindi rin niya alam. Kasi hindi naman sinabi ng mommy ko na naghiwalay sila. Oo. Yes. Hindi niya alam kung nabuntis or something. Mm-hmm. So, ang I remembered the song na kinanta ko noon, Maging Sino Ka Man. Oh. Tapos, habang kinakantahan ko siya, parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya. Sabi ko parang, I cannot explain ano yung lukso ng dugo, pero parang, kaya lukso eh, parang lumulukso yung dugo ko na parang nai-excite ako na hindi ko maintindihan. So, tinitignan ko siya, parang nagsusparkle yung eyes ko. Hindi naman love at first sight, kasi iba naman yung love at first sight. Pero parang may connection ka na feel. Parang somehow may connection, habang, kasi matangkad siya, kaya ako nakaganun eh, kumakanta ako. Tapos nung binalik ko na siya, nahuli ko naman siya, nakatingin sa akin. Sabi ko po, 15 years old ako. Mm-hmm. Tapos nung, sige po, tuloy na po kami. Tapos, kilala niyo po mami ko? Gumanon ako. Sino mami mo? Si Frances Marie Kleng po. Ano po? Ako po yung panganay niyong anak. Sobrang excited ako. Parang sa reaction niya, parang, oo, kilala ko. Oo, pakikamusta mo ko ah. Parang nagulat siya. And then, tapos, nung nagpaalam na ako, lumingon siya ulit sa akin. Tapos, sabi ko po, bye po. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, sabi ko sa mami ko, Mami, may kinampain ako. Chuck Mata yung pangalan. Tapos, biglang nagdadabog na yung mami ko. Sabi ko, baka ngayon ang tatay ko. Sabi ko, ganun pang ha-comedy, parang comedy. Sabi ko, parang movie, di ba? Kasi naririnig ko nga yung mom at daddy ko. Nag-aaway sila, 7 years old ako. Parang, hindi ko naman anak yung si Hazel eh. Yung ganyan. Hindi, Romeo, anak mo si Hazel. Yung ganyan. Anak yan ni Chuck. Mali ko nung time na yun kung sino yung Chuck. You were 7 years old, oo. Sabi ko, sino ba yan? Eh, syempre, ngayon ko lang nalaman nung artista na ako, Chuck Perez ba yan? Oo. Chuck Norris ba? So, sabi ko, Chuck. Yeah. Chuck, ito yung binag-aawayan nila ng daddy ko. Oo. So, parang dun na, naglaro na yung utak ko. Tapos, nakita ko yung mga old pictures sila. Oo. Doon sa bahay. Nakatago pa, nakip pa ng mother mo yung Yes, maano kasi yung mami ko eh. Sa buhol pa. Ma-sentimental. Yes, oo. Talaga naka-album. Oo. Pero ngayon, syempre, na-ondoy na. Oo. Kasi sa Provident eh. Yes. Wala na yung mga pictures, even my baby pictures, so wala how did na. How did you finally confirm na... Okay, 15 years old ako noon. Oo. After 15, 16, 17, 18, 19, 20, after 6 years, bago na-confirm. Sige, paano mo, I mean, was it a process na unti-unti mo inalala? It's a process. It's a process kasi I didn't get the number of Chuck Matay. Oh. I don't know how to find him. Yes. I remember nung boy, may ginagawa akong movie with the boy, and
tatakbo siyang mayor. And I heard tatakbo rin mayor si Chuck Matay. Uy, nakakamitin mo ba si ano? Eh, magkasama kami sa movie. Nakakamitin mo ba si ano? Si Chuck Matay? Sabihin mo naman, gusto ko siya makilala. Gusto ko siya makausap. Parang 6 years ko siyang hinahanap, tinatry na makahanap ng kasi connection. Kasi parang meron ka na talagang feeling or kutob na siyang tatay mo. Yes. Mm-mm. Tapos, alam ng mother mo na hindi. Hindi pa. On your own talaga. Hindi niya alam na nag-ano ako, investigate ako. Nag-research ako. Tapos, may movie ako with Bong Revilla. Sabi ko, nakikita mo ba to? Namimit mo ba to? Kasi syempre, he's into politics also. So, lahat ng mga nakakasama kong artista na nagpa-politics, talagang nagpapahanap ako ng connection. Uh-oh. And then, it's a one of the big factor na na-meet ko si dad ko through Senator Bong Revilla. Mm. Na hindi alam ng tao. Because of his brother, Marlon. Because they have common friend na contractor o engineer. So, ay kilala yan ng ganun. Doon na sige, papaschedule natin. So, doon, after 6 years. Yes. After 6 years, doon ko na-meet yung dad ko. Dala-dala ko yung mga pictures. Tapos, paano mo nakakaroon na dad? Sabi ko, hello po. As in, ang gumawa ng way to, para makausap ko siya is si Kuya Marlon Bautista, the brother of Senator Bong. Kasi nga, we had a movie, ganun. So, ayun na, may schedule na. Dala-dala ko yung mga pictures ko with my family. Hello po. Tapos, nag-dinner muna kami. And, yung, kaming dalawa lang, nag-dinner kami. Ginanon niya ako ng soup. Sabi ko parang, alam mo yung naramdam mo kayong ano ng father? Mm. Fatherly, ano? Mm-mm. Sabi ko, parang iba yung, tapos yun na, nag-start na ako. Alam niyo po, sa lahat po ng mga kapatid, ako lang po ang straight hair. Yung mga ganun. Very ako, prangka. Tapos lahat ng kapatid ko po, kulot-kulot ang buhok. Mami ko, daddy ko, kulot ang hair. Sabi nila, iba yung build ng katawan ko. Yung ganun. So, sabi niya, mami mo talaga makasagot kung anak nga kita. Sabi niya. Mm-mm. Tapos, so parang sinabi na niya, alam na niya, parang alam mo na sinabi na niya. Pero, sabi niya, ang mami mo kailangan sumagot noon. Yes. So, gumawa ko ng way. Nung birthday ng mami ko, gumawa ko ng isang what do you call this, na yung hotel na for family, na yung may kitchen, ganyan. So, sinurprise ko ang daddy ko, si dad, Chuck, na after 21 years, hindi sila nagkita. Ni mami mo. Nung mami ko. Nung nakita niya mami, nakita niya si dad, yung takip ng pizza, ginanun sa mukha niya. Oh. Hey, sir, ba't mo kasama si Chuck? Ganyan. Tapos yun, dun lang sila nagkita. And then, dun kami nag-usap. So, inamin nila sa'yo? Parang, gusto malaman ni Hazel, ganyan. Tapos sabi, very comedy, na parang sabi lang ng mami ko, ano ba nararamdaman mo, Hazel? Sabi ko, feeling ko, daddy ko siya. Kasi, ang dami naming mannerisms together, oo, the way we smile parehas, pati yung shape ng face, pati yung height, yung balakangin, yung ganun. So, sabi ko, feeling ko siya yung tatay ko. Hindi yun na. Ganun lang. Ganun siya, mami mo. Nakakatawa naman. Very, Sabi ko, pang-pelikula na nga saan eh. Pero comedy. Yeah. Hindi man lang dinramatize. Yes. Parang MMK. Oo nga. Talagang, pero talagang pang-pelikula. As in, pang-MMK nga. Hindi ko alam kung, dito ko lang yata nakwento ng sobrang detalyado. Oo, yeah. Pero it's really interesting na, hindi ko rin alam yung talagang details how you, yeah, but I know talaga. Eh, but everybody knows na it's public knowledge na you're a mata and anak ka ni granddaughter of the former mayor and of course your dad is, So after that, naging close na kayo. It's a process din. Isa-isa ko munang minute yung anak niya, mga anak niya. Of course, yeah. Yes, yung isang brother ko si Chris, when I first met him, para ako nagsalamin. Parang lalaking ako. And then, sabi niya, nung time na nasa college siya, ang tawag sa kanya, Aromina.
Ah, talaga? Kasi magkakamukha talaga. Mukha daw siyang lalaking Aramina. Oo. Ayun, ayun. Okay naman, naging smooth naman yung pag- But that's also was it a big parang thing na that was missing from you that when you learned and you met your dad finally parang nagkaroon ng parang yung missing piece sa iyo is parang nalaga yung piece ng puzzle na yon. Yes. Parang ganun. Yes. That's how you felt or Yeah, I think kasi nung time na sabi ko nga kaya pala gustong-gusto ko pala mag-artista. Kasi, kung hindi ako artista, hindi ako may invite sa campaign. Hindi ko mamimit yung father ko. So, everything happens, there's a reason. Yes. So, for everyone watching Ara now, going through, who went through that, like, with similar things na pinagdaanan mo, what can you advise them to do para ma-overcome din nila like you and to even excel just like you and be an inspiration to many people? Una, prayers to give you more strength na malagpasan yung pinagdadaanan. And kailangan forgiveness. Forgiveness muna. Kasi you can't move on pag walang forgiveness. Kasi yung iba, pakita lang yung pag-move on. But it's not. The real happiness... it shows na you don't need to brag kung mapamaterial man or whatever you have or whatever success you have, hayaan mo yung mga taong magpuri sa'yo just to show off na you're okay. Hindi mo nakukuha ang happiness doon. Kailangan maging masaya ka muna sa sarili mo and yun nga, prayers and forgiveness. If someone hurt you, forgive them. Kasi mas magaan sa puso, mas makaka-move on ka, makaka-move forward ka, magagawa mo ang mga gusto mo, ma-reach mo yung goals mo, and matutupad mo yung dreams mo without the blockage, without the toxic people in your life. Toxic people, exactly. Pag may toxic, yes. Avoid na lang. I really, really hate toxic people. Hindi mo makukuha yung gusto mo dahil nakaano ka sa toxic, sa negativity. Kailangan, let's all be positive. That's true. Life is too short to waste your time on parang hating people or parang having envy. Or maybe, manira. Yes. Enjoy. You won't enjoy your life if you're carrying all these heavy burdens of unforgiveness and galit. Oo. Talagang, like, isa, nakakapagdala ng mga sakit, di ba? Pangalawa, hindi mo na-enjoy yung life mo. True. Hindi mo na alam kung, di ba, how long. Di ba, syempre, like you said, di ba, the gift of life that the Lord gave us, you should enjoy it also, di ba? At saka, ang sarap ng walang galit sa puso. Kasi pag may galit ka sa puso, wala, mabigat sa sa katawan, sa soul. Sa taong may galit, mabigat talaga. Sa, dun sa atin, let's say, we forgive. Mm-mm. At least parang we let gumagaang. Yes, diba? yes. And then you really feel na you enjoy the moment, you enjoy your life, you enjoy your family, your husband, your kids, etc. Especially, I have a daughter. Yes. So, it will, I want to be a role model sa daughter ko. So, kung nakikita ng anak mo, masayahin ka, she'll be, like you. Like kasi you. Kasi she'll idolize you, eh. Yes. Siyempre, si mommy. Oh. So, okay, I remember nung 4 years old siya o 5 years old, hinatid namin yung, kasi isang car lang kami, galing kami sa birthday party, I think, niya or hindi ko na maalala, hinatid namin yung papa niya sa bahay niya. Okay, bye-bye. Tapos yung sabi niya, dito yung bahay ni Papa. Tayo, uwi na sa bahay natin. Sabi ko, grabing smart ng mga bata ngayon. I don't need to explain. Kumbaga parang nakita niya kung naiyak naman ako. Oo, di ba? Nakita niya, oo. Grabe. Wala, I'm very lucky. Parang so without you telling. Sabi ko, hindi ako iyak. Hindi ako.
So without you telling her na ano. But she was 3 months old. Yeah. Nag-separate, separate ways kami. But, syempre, talagang continuous ako nag-breastfeed pa ako sa kanya. So, thank God, hindi ako dumaan sa postpartum. So, talagang, yung ano ko, yung siguro, yun nga, yung prayers is yung siya yung nakapagbigay ng ano sa akin, strength din. Parang sabi ko, I'll be a better person. Yeah. Basta, gagawin ko lahat. Kaya, nung umano ako sa, nung pinanganak ko siya, sabi ko, okay, Lord, I prayed for you na gusto ko ng buong pamilya. Mm-hmm. Hindi mo po binigay sa akin, but it's okay. May reason po kayo, kasi I came from a broken family. So, hindi po ako magagalit. May reason po kayo. So, okay, and that's nag-decide ako na magbo-boyfriend ako. Pag nag-boyfriend ako, ay dapat iyon na yung mapapangasawa ko. And I prayed for it. I prayed for it na ayokong magkaroon ng boyfriend na hindi yun ang makakatuluyan ko. Because ayokong makita ng anak ko, well, this is me. I'm not, iba-iba naman kasi yung situation ng mga babae. I just want to lang, to fulfill lang na, hindi lang nag-workout tong isa, but gusto ko lang makita ng anak ko na talagang tinetreasure ko ang isang relationship. Na hindi ito laro. So, wala akong pinapakilala. Pag kunwari, I also date. But hindi ko pinapapunta sa bahay. Hindi ako nagpapasundo sa bahay. I meet them sa restaurant. Hanggat hindi ako siguradong sila. Masya ang magiging husband. Yeah. So, kumbaga, para hindi maguluhan yung anak ko na ba't ang dami-dami kong lalaki so, na kinilala. Si Dave lang talaga ang pinakilala mo sa anak mo. Yes. Oo. That's so nice. Meron naman siya nakilala sa mga party. Pero natin birthday, talagang ano, yung formally. Ano? Yung formally na talagang boyfriend yes. Na this is your tito, Dave. So, si Dave lang talaga. And how was her reaction? Maliit pa kasi nun si Mandy eh. So, parang feeling ko kasi... Pag mas maliit pa kasi, mas madali actually eh. Mm-mm. Pero ano na eh, kasi smart na nga eh, di ba? Alam like niya. Oh, dito yung bahay ni Papa. Tapos, uwi na tayo sa bahay natin. So, parang, oh my God, sabi ko. Alam niya. Oo. Ayun. Hello. Parang ano, sobrang... Kumbaga, so, talaga binigyan ka ng lakas din ng anak mo. Kasi, I mean, yeah. you've gone through like all that. And yeah. In spite of that, you know, you still have your career, plus you have your businesses. So, parang, ang dahil mong businesses nga eh, di ba? Na-umpisahan. So, parang, alam ng anak ko, sabi niya, ngayon sabi niya, you have Ara Secret, Hazelberry, Ara Colors, the Ara Home. Natatawa ako sa kanya. Kasi siya rin, mahilig siya mag-draw. Tapos, na-inspire na rin siya na yung mga drawing niya. One time, pinaprint ko sa shirt. Parang merchandise. Yeah. Tapos, pinagawang ko rin siya ng Omandi Cologne. Mm. So, yung kita nun, napupunta sa bank account niya. Oh. Parang maaga pa lang, tinuturuan ko na siya. Mag-business. Yes. Yung cologne na yun, yung scent na yon ginawa ng lola niya. Mm. Yung ni Mita, lola presi niya. Oo, nakakatuwa naman. Mm-mm. Oo. Kaya minsan, po-promote siya ng kulong niya. So look now, I mean, what happened? Talagang grabe ang blessing kasi sa pagka-prayerful mo rin and sa pagka, like you're saying, hindi ka natatanim ng mga galit or mga hatred and yes. And God gave you the best. God, parang, He redeemed your life. Yes. Na-redeem ka talaga yung life mo na parang tamang-tama para sa show na ito na marami kong may-inspire. Yeah, sana po. And yung mga, alam ko, may mga nagko-question din dyan na, ang tagal-tagal ko na rin nagdadasal eh, hindi naman binibigay ni Lord.
trust me, I prayed for this particular prayer 5 years ang inantay ko. Wow. 6 years, 7 years. Just continue having faith. Just continue. Hindi yan ibibigay sa'yo ng biglaan. May reason yan kung ba't hindi pa binibigay sa'yo agad. Minsan kasi tinetest yung faith mo. Kung, hanggang ano lang pala yung faith niya eh. Hanggang isang taon lang pala eh. Yung mga ganon. So, kumbaga, don't give up. Tsaka may right timing din si God. Mm-mm. Right timing. Right timing. So, minsan ano lang talaga, feeling mo hindi ka pinakikinggan. Pero pakinggan talaga siya. Meron akong favorite ano ngayon eh, song. Ano? Yung Hold My Hand by Lady Gaga. Oh, ang ganda-ganda ng lyrics. Song. Yeah, it's a beautiful song. Yeah. Ang ganda ng lyrics. It's a beautiful song. Yeah. Ayun, so para sa mga may pinagdadaanan. Yes. So Ara, thank you so much. Talaga, thank you rin. Ako mismo na-inspire ako sa story. Thank you, thank you, thank you. Pang-MMK talaga. Shout out. Pero talaga, thank you so much for sharing this with us. And not for to everyone. Mm-hmm. So everyone, I hope you were all inspired and by the story of Ara Mina, just as how I was so inspired also by her story. So once again, this is Capturing Hearts, and today I know that Ara Mina captured your heart the way she captured mine, and thank you so much for watching. Thank you, Ara. Thank you. So God bless you all till our next episode. So don't forget to like and subscribe, guys. Mm-hmm.